Ayun, magandang araw. Konting kaalaman lang para sa mga naka-power steering na fluid type. So, tatlo po kasi yan. Isang power steering, fluid type, power steering na motor type. So, yung sa akin is fluid type. Ito yung may mga tangke na nilalagyan natin ng fluid. So, ito yan. Tangke, yung fluid na yan. Mga components ng power steering natin ay steering pump, rack and pinion, tapos mga hose. So, anong nangyari kasi sa akin ay nag-leak. Nag-leak yung steering pump ko. So, kailangan ko ng palitan ng repair kit. So, yung steering pump, ang trabaho po niyan ay para bumomba ng fluid. Siya yung magsusupply doon sa baba, sa rack and pinion o sa buong system niya. So, pagsira naman po yun, ang mararamdaman ninyo yan ay matigas. Tapos, may mga bearing yan, minsan naman maingay. Nung nakaraan, may dinayagnos ako rito, yung pulley niya, gumagalaw-galaw. So, naging problema nun is bearing. So, yung pinapalitan lang yun. So, punta tayo dun sa, ano, sa steering pump. So, ito ho yung, ano, na baklas namin, itong assembly na yan, steering pump yan. Eh, may mga ano yan, yung nagkukos ng leak po dyan is yung mga oil seal, o-ring, ito siya yung brand new. Ayan, yung mga o-ring, gasket, oil seal, ano yan, kasi sobrang lutong na. Kasi pagbukas ko po nito, original pa, so biruin nyo 1991 model, tapos ngayon lang bumigay, napakatibay. Tapos, ang sinalpa ko sa kanya ay original syempre. May kamahalan lang, pero pagka mga ganito po kasi, hindi ko na tinitipid para iwas abala rin. Hindi yun sa dahil sa maraming pera, hindi sa dahil sa maraming 80k na pumapasok sa akin. Dahil gusto ko lang po talaga, komportable ako kasi iba talaga kalidad ng lalo sa mga o-ring, iba yung kalidad ng mga genuine natin o yung original. So, ito yan, may bearing yan. Ito naman yung nagkukos kung halimbawa na may wiggle yung pulley natin. Ito naman nagiging sira niyan. So, pinapalitan din ng bearing. O, ito di ko napapalitan dahil okay pa naman to. Minsan, pa nagpalit ng oil seal, ito, yung makintab na yan, dyan nakalapat yung oil seal. Pag malalim na yan, o tinatawag namin na may leeg, no choice yun. Kasi pag pinalitan ng no choice yun, palitan ng buo na yan kasi wala nang mabibili na ganito lang. So, isang buon to. Yun yung medyo madugo. Mauwi ka sa surplus, lalo't pat yung ano natin, yung sasakyan ay old model na, halos karamihan, puro surplus na talaga. So, kahit palitan ng oil seal yun, pagka malalim na tong liig na to, o may liig na, wala, masasira rin agad at agas din na agad. So, yun yung magiging dahilan niya, ang magiging sira niya is leak, tatagas yung fluid, lagi nagbabawas, tapos pagtigas ng manubela. So, ito yung nagiging cause. Pero marami pong pwedeng pagmula ng pagtigas ng manubela. Kaya dapat step by step tayo dyan. Ito hindi naman matigas manubela, may leak lang. So, ito assembling ko na lang. So, yung steering pump, siya po yung nagbobomba. Ulitin ko siya yung nagbobomba rin sa system natin, nag-distribute. Sa kanya nang gagaling yung fluid, sa kanya i-distribute dun sa mga hose sa rack and pinion natin. So, check nyo po yung sasakyan ninyo kung nagbabawas, pa-check natin po. Halos karamihan naman po, may repair kit lang, in-overhaul lang. So, yun yung steering pump. Original po lagi pakabit.